What's up mga kawildi boy, kakawi ko lang galing work. Sagutin ko pala yung mga katanungan ng ating mga kabaro sa ibang panig ng mundo. Tinatanong nila ako if pwede ba mag-apply sa Cargill if nasa abroad sila. What's up mga kawildi boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel, ako nga pala si Wildy. Isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. 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 That's my name. Particularly yung isa nasa New Zealand, yung isa naman ay nasa UK. And marami na rin nagtanong sa akin ito before eh. Yung iba nasa Czech Republic, yung isa naman nasa Korea, and yung iba is nasa Australia and in US. So, in general mga kabayan ha, kung ikaw ay nasa ibang panig ng mundo at ikaw ay isang skilled butcher na hindi pababa ang experience sa 2 taon, automatically, pasok na kayo sa experience if bound to Cargill. So, ang gagawin ninyo, kagaya ng ibang mga applicants, gather all your documents. Of course, yung passport, yung inyong certificate of employment. As much as possible, meron kayong video presentation na of deboning. Kung halimbawa lang, wala kayong deboning video dyan sa abroad, pwede nyong gawin yan pag uuwi kayo ng Pilipinas. So, tatanungin nyo ako, pwede ba mag-apply online if nasa abroad pa kami? Pwedeng-pwede mga kabayan na. Pero, kapag pupunta na ang mga Cargill employers sa Pilipinas, automatically, uuwi rin kayo. Kasi, kinakailangan physically present kayo sa araw ng employer's interview. Kasi may physical examination yan at mayroong evaluation. So, kagaya ng ibang applicants, ganun din ang inyong proseso. Mag-undergo rin kayo ng employer's interview una. Pag pumasa kayo, evaluation, maaari kayong ipa-perform ng knife stealing, pasukotin kayo ng PPE, and then physical examination, titignan yung mga kamay ninyo, at kung ano pang ipapagawa sa inyo ng nurse. Kinakailangan ninyong paghandaan ng inyong pag-uwi. Bakit ko sinasabi? Kasi, hanggat maaari, huwag kayong magkakaroon ng gap sa experience. So, malayo pa lang, nandiyan kayo halimbawa sa abroad, kung meron na kayong contact sa Pilipinas na pwede ninyong pasukan as a butcher, take note ha, as a butcher, gawin ninyo. Or meron din isang diskarte. Kung meron kayong puhunan, pwede kayong mag-put up ng business meat shop. So, yung establishment na yan, maaari ninyong gamitin yan as a continuous experience ninyo. Sayusin nyo lang yung COE nyo. If kayo ang mismong may-ari, pwedeng-pwede nyo gawin ano yan, experience. As long as ikaw ay butcher, ginagawa mo yung skill ng isang butcher, pasok yan mga kabayan na. And kung meron kayong kamag-anak na may mga pwesto sa palengke or mga meat shop, pasok na pasok yon. Maaari kayong pumasok doon or magtrabaho doon as long as maging continuous ang inyong work experience. Along the way, lalong-lalo kung kayo mapipili, kinakailangan continuous ang inyong experience. So, ganun lamang. Gather all your documents, passport, certificate of employment, mga clearance. Of course, kung galing ka sa ibang panig ng mundo, meron kang police clearance certificate. And then, sa Magsaysay Global, mga kabayan, na take note, naghahanap sila ng NC2 certificate. So, kinakailangan nyo mag-provide yan. Now, kung wala pa kayo nyan, hanggat maaari, pag-uwi nyo ng Pilipinas, bunuin nyo yan para magkaroon kayo ng requirement na NC2 certificate. So, ganun lamang. And the rest requirements, kinakailangan nyo, ninyong i-provide. So, yun. Remember, ha? Hindi IELTS UKVI ang inyong i-provide. IELTS General Training. At ang scores per category, in reading, 3.5. Listening 4.5, speaking and writing 4. Kung self-pip naman ang inyong iti-take, all categories 4 mga kabayan ha. So yun, kung ikaw ay nangangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada, particularly in Cargill, sundin mo lamang yung proseso. Gaya ng binanggit ko, qualification sa experience, minimum of 2 years, and then the rest requirements, kinakailangan nyo nang i-provide. Pwede kayo mag-apply online if nasa abroad kayo. Now kapag kayo ay kinontak ng taga-HR
at kayo ay i-schedule for employer's interview, automatically uuwi kayo ng Pinas. Ang employer's interview ng Cargill, next year pa yan mga bayana. Wala pang exact month ang kanilang pagpunta sa Pinas pero siguradong babalik yun. At kukuha uli sila ng mga skilled butchers. Magkakaroon uli ng selection. So yun, kanina nga pala nakausap po yung mga bagong dating, yung pinakahuling batch. Ito sila oh. So kulang lang ng isa yan kasi nakauwi na yung isa eh. So binanggit ko sa kanila na kinakailangan matibay kayo, kinakailangan panindigan ninyo na kayo ay isang skilled butcher hanggat maaari, ma-regular. Yun ang goal dito. Ma-regular hanggang sa makapag-apply kayo for permanent residency until magtuloy-tuloy ang inyong pag-stay dito sa bansang Canada. So yun, I hope nagustuhan nyo yung video na to ha. Lalo-lalo na sa mga kababayan ko na sa ibang panig ng mundo na nangangarap makapagtrabaho sa bansang Canada, particularly here in Cargill, Mapa Ontario man or dito sa Alberta. Bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities. Buhay FW, Buhay Butcher na aking na-upload. Siyempre, don't forget to give a thumbs up sa kasakaling nakatulong sa inyo ang video na to. Saka pala, share ko rin pala sa inyo yung napasyalan ko kahapon. At the end of this video, pakita ko lang sa inyo yung napakagandang lugar na napasyalan ko kahapon mga bayan. Peyton Lake here in Alberta. So yun. Remember always, consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence. Keep safe always mga kabayan. See you in my next video. Bye bye mga Willy Boy.